Okay, hello, what's up mga kaibigan? What's up guys? Isang magandang araw sa inyo. Okay, so today mayroon akong gustong i-share sa inyo kasi mayroon akong nabiling isang item dito. Ito pa, titignan natin. Okay, so ito po siya guys. Ayan, so nabili ko po siya online. Ito po ay isang pressure cooker. Pressure washer po. Okay, high pressure washer. So, mura lang po siya online when it compares po doon sa mga sa mga branded na pressure washer. So titignan natin to guys kung worth it ba, okay ba yung performance niya, kasi mura lang. And actually na try ko na siya kanina, mukhang okay naman, pero gusto ko lang i-share sa inyo, gusto ko lang ipakita guys kung maganda ba yun talaga yung performance niya. So titest natin, titignan natin yung mga ano po yung mga kasama niya sa loob. Ayan, okay guys. So ito po yung laman niya. Of course, yung main unit, yung pump, pressure pump, and of course ito yung gun niya. And yung mga ito is yung inlet, and of course ito yung kanyang high pressure hose doon na mismo sa dito, I think dito ito lalagay dito sa gun. Okay, so ito lang po yung and of course yung manual, and meron siyang pangsundot, yeah, just in case na mag-clog po yung ating gun, so meron siyang pangsundot diyan. Okay, so yun po, ito po yung laman ng ating high pressure washer, and ito po ay 1,800 watts kung makikita nyo guys. Ayan, so na-try ko na siya kanina, actually sobrang lakas niya guys, pero I just want to share with you, gusto ko lang i-share sa inyo para makita nyo din kung paano ito i-assemble, paano ba siya gamitin itong ating high pressure hose. Of course hindi po ito kasama, ito po hindi po ito kasama kapag binili nyo ito. Yan lang po, so yan lang, yan, naghanap na lang ako ng ganito, ng parang adapter niya. And of course, hindi rin po ito kasama. Ito po. Minilagay na akong ano kanina dito kasi ginamit ko nga ito. Minilagay na akong tubo just to joint. Okay? Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko idudugtong yan. Okay? So ito guys, tatry natin, tatest natin. I-assemble natin kung paano ba i-assemble ito. Just in case na makabili kayo ng mga high pressure washer kagaya nito. I think they're almost the same. Kung paano i-assemble, kung paano mag-operate ito. Sige, tra. Ayan, okay guys, so sa pag-assemble po nito, sa pagdugtong ng mga pagdugtong-dugtong ng mga materials na po nito is napaka-simple lang naman po. Okay, so unahin natin dito sa likuran. Actually, nalagay ko na ito po kanina kasi ito po yun, oh. Ayan, ito po. So kanina, hindi yan nakalagay. So bali, ito po isang filter. Ayan. Ayan, so just isi-thread lang po natin ito. Ito po ay yung para sa inlet po. So may filter na po itong kasama dyan sa loob. Ayan, kung makikita nyo. Para yung mga dumi hindi po pumasok dun sa loob ng pump. And of course sa loob ng ating gun. Okay, so once na nadugtong na po natin ito, ayan, yan na po siya. Okay, and of course, itong ating hose. Okay, itong hose na po ito is para sa inlet. Ito po kanina, hindi rin po ito nakalagay. So, napakasimple lang naman po. Lalagay lang natin dyan yung hose. Ayan. Lalagay lang natin dyan. At saka yung course, isi-thread lang natin. So, yan lang po yun. Okay? So, ito po yung sa inlet na part ng ating high pressure washer. And, next po is, dito na po siya natin ilalagay. Ayan. Okay. Ito na po yun. So, dito po siya. Ilalak lang natin. Ayan. So, napakasimple lang. Ayan guys. Just push lang natin sa loob. Then, okay na po siya. Then, itong hose na to is para po ito sa inlet. Ano? Okay. Ayan. So, ito. Kaya ako nang lagay ng ganito kasi meron lang akong meron na ako pong nakaready na hose dito talaga. Ayan. Okay. Ayan. So, ito pong hose na to is nakadugtong na po ito sa gripo namin.
So kaya ako naggawa na lang ng parang adapter kagaya nito po. Para ito join ko na lang po ito. Ayan. I-join ko na lang po ito. So parang ganyan na lang. Ayan po. So naka-join na. And nakakonekta na po yan yung host na yan. Yung green host na yan is nakakonekta na po yan sa aking gripo. Okay po. Ayan. So just take note po, ito pong klaseng pressure pump, okay, ito pa ay hindi self-priming. Okay, baka magtaka po kayo pag bumili kayo nito. Kailangan po kasi pag ganitong klaseng high pressure washer yung bibili nyo, take note po na hindi po ito self-priming. Ibig sabihin po nun is hindi po siya magsasak ng tubig, nasa kanya lang. I mean, kailangan talagang may gripo po kayo. Okay, pag wala po kayong gripo, it's useless po ito. Hindi po kasi ito yung, kasi meron po talagang pressure washer, kagaya din ito, na self-priming po siya, na kahit lalagay lang natin yung tubig sa balde, okay, kahit na, dali, sa dumaingay. Ayan, ayan na. Okay, so again, hindi po ito self-priming, or yung sariling nagsasak ng tubig, kailangan po talaga is gripo. So meron po talaga kasing high pressure washer kagaya nito na self-priming po. Meaning, hindi mo na kailangan ng gripo, lagay mo lang yung tubig sa balde, is okay na. Pero itong klase po na to is talaga kailangan may gripo po kayo. Okay? So yun po yun. Yung tawag po dun sa isang klaseng pressure washer is yung self-priming po. Ito po hindi po. Kailangan talaga nakakonekta po siya sa gripo. Okay? So ayan na po, na-install na po natin yung ating inlet. Ayan. So, ayan pong inlet natin. Yeah, of course, yan, nakadugtong na po yan doon sa ating gripo. Okay, next is yung ating try natin i-assemble itong ating gun. Alright, ito po yung gun. So, napakasimple lang po. It's just, join na natin to. Ayan. And, of course, yung gun is... Ayan po. So, now, ito na po, nakadugto na, nakalagay na po yung gun, and, of course, saksak na lang natin to. Okay. Okay, yan po. So, nakasaksak na po yan. Yun po yung ating outlet. And next is of course, open na lang natin tong gripo natin. Ayan. Open na pa siya. Okay, so yung next natin na gagawin guys is of course, i-release natin muna bago natin i-on. I-release muna natin yung hangin sa loob. Kasi of course, meron pong laman na hangin yung mga linya ng tubig natin. So, hindi po siya gagana kapag ino natin agad. So, kailangan, release muna natin. So, kailangan lang natin i-press yung button na to para ma-release yung hangin. Ayan, kung makikita nyo, maririnig nyo yan. Maraming hangin, guys. Wait until na may lumabas sa tubig. Alright. Ayan na po. Okay. So, once na lumabas na po yung hangin, ayan. So, pwede na po nating i-on yung ating machine. Okay? So, sa pag-on, nandito lang po yung switch niya. Ayan. So, i-on natin. This is automatic po siya na mamamatay kapag hindi natin hinawakan to. Kapag hindi natin pinrest to, automatic po siyang mamamatay. Pag press natin, of course, mag-on din siya ng automatic. Okay. So, on natin. Ayan, so kung makikita nyo, sa unang pag-on natin, nag-on siya yung machine. And pag na may pressure na sa loob, mag-automatic off po siya. Okay? Ayan, so try natin. Press. Ayan, so pag binitawan ko guys, mamamatay rin po siya. So, kung
When it comes sa lakas, talagang sobrang malakas ito, guys. Kasi nga ito is 1,800 watts. Ayan po, guys. Ayan. 1,800 watts. And the rated pressure niya is nasa 1,000. I don't know kung makikita nyo. Ayan. Nasa 1,088 PSI. At saka yung maximum pressure niya is nasa 1,450 PSI. And yung maximum flow ng water niya is 8 liters per minute, guys. Ayan. So sa isang minuto, meron siyang 8 litrong tubig na maibubuga. So yan, ganyan po ito kalakas. And yan yung brand niya. Yan po, napakamura lang. So, titest natin to, guys. Try natin sa styro. At saka may nakaready akong styro dyan. Try natin kung mabubutas ba niya o ano. Kasi sa akin, na-test ko na kanina sa sasakyan ko to. And mukhang okay naman. So, titest natin, guys. Sa styro kung kaya ba niyang butasin to. Okay, tignan natin. Ayan. Ayan. Sige. Okay, guys, I don't know kung nakita nyo yun. So, kung lakas din lang naman yung hanap ninyo. Ito, guys, oh. Butas. Butas po yung styro. Makapal po na styro ito, ha. Okay, sandali. Magbubutas ako dito. Try ko dito. Okay. Ayan, guys. Nabasa na ako, guys. Ayan, oh. Butas. Okay, so ayan, guys. Kung sa lakas lang naman, well, magagarantya ko po na talagang malakas. Okay? Kung sa lakas lang naman ng pressure yung hinahanap po ninyo, is talagang malakas po. Kasi 1,800 watts po yan. Meron po kasi yung mga model niya na 1,200 and 1,400. So ito na yung pinakamataas na hindi. Meron pa yata yung 2,000 watts nito. So ito po is yung 1,800 watts. So ito po yung kinalabasan ng styro natin. Ayan o, makikita nyo. Ayan. So, lubhang madelikado po ito kapag tinutok mo sa tao. Ano? So, wag na wag po yung itutok sa tao kaya sa bata. So, ayan o, butas, guys. Ayan. Butas po yan. So, yung kapal ng ano is more or less nasa 2 inches. O, nasa 1.5 inches yung kapal ng styro. Talagang binutas niya. Naging problema ko lang actually nito is yung pati yung paint ng sasakyan ko is dinali niya, actually. So, papakita ko lang sa inyo, ah, paano niya dinali yung paint ng sasakyan ko. Andali. Ito, guys, oh. Ayan po. Ayan, nadali po pati yung paint ng sasakyan. So, yun yung problema ko. Actually, kung kaya ito nadali, kasi guys, hindi po ito yung, hindi na po ito yung original na paint. Bali, repaint lang po ito. So, hindi naman talaga ganun katibay yung paint ng sasakyan na to. So, kaya yun yung nangyari, guys. Ayan, tignan nyo. Ayan, tanggal lahat ng paint. Okay, pero kung sa ano, kung sa original paint naman ng sasakyan, hindi naman po ito, kaya naman po talaga. It's just so happen na yung paint nito, yung sa pangilalim ng sasakyan na to is, ito po ay yung mga ordinary paint na lang na spray paint na nilagay dito. So, kaya siya, ayan, kaya siya natatanggal pagka nag-spray ako. Ayan, so maraming salamat, guys. Ayan lang yung gusto kong i-share sa inyo today. And pasensya na kayo, medyo matagal akong nakapag-vlog. Masyado po kasi tayong busy. But let's try and I will try to make it sometime ta para na makapag-vlog naman, makapag-share naman sa inyo. So ayan, guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na mga videos natin. Salamat po.